Kai Soto, the Philippine sensation. Kumusta mga brad? This is Highlyper and welcome to another video. May mga nagtatanong pala sa comment section kung napasama ba si number 58 sa top NBA prospect ng 2020 Basketball Without Borders. Sa isang website na Sports Illustrated, makikita natin dito ang 6 na best NBA prospects sa kalilipas lang na 2020 Basketball Without Borders. At kinumpirma nga dito na kasama si Boy Kulot, Juhan Begrin. At kasama sa mga napili ay sina Ariel Hocforti, playing center from Germany, may height na 7 feet at eligible by 2021 NBA draft. Makakasabay ito ni Kai kung magpapadrop si Kai sa NBA ng 2021. Sunod naman ay si Jean Montero, point guard from Dominican Republic, may height na 6'2 at eligible by 2022 NBA draft. Next is the ball hugger from France, Johan Begrin, playing shooting guard, may height na 6'4 at eligible by 2021 NBA draft. Sumunod ay si Sadaraki Nganga, power forward from Angola, may height na 6'10 at eligible by 2023 NBA draft. At ang panglima ay si Benedict Mathurin, shooting guard from Canada, may height na 6'6 at eligible by 2021 NBA draft. Ito yung kalaban nila kay sa team ng Bulls. At ang pang-anim ay si Olivier Maxence Prosper, forward from Canada, may height na 6'8 at eligible by 2021 NBA draft. At ngayon balikan natin ang scouting report ng number 58 na si Juhan Begrin na isinulat ng isang NBA scout na si Jeremy Wu ng Sports Illustrated. Hindi ko na babasahin lahat. Ang sabi dito, he is competitive, covers ground well, laterally, and was far and away the camp's most impressive athlete in transition. Tingnan naman natin ngayon yung negative feedback ni Boy Kulot. Sabi rito, however, Begarin's offensive game in the half court is very much a work in progress. Ayun, nakita ng scout. Problema talaga yung half court execution niya. Wala siyang chemistry. Ituloy natin yung feedback ng scout. His handle looked loose at times. He was turnover prone as an on-ball playmaker. At ito ang matindi rito, take note. And his play was occasionally selfish throughout the weekend. So, ayan yung scouting report sa number 58. Ituloy nyo na lang basahin. Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, kung magbibigay ako ng konklusyon, eh sa tingin ko hindi makukuha ito sa NBA. Una, 6'4 lang siya. Tapos ang laro niya, shooting guard. Eh samantalang sa NBA, 6'6, 6'7 ang mga shooting guard. Unless, kung maglalaro siya ng uno, pwede siguro. Pero ang sabi dun sa scouting report, marami pa siyang kakaining bigas. Tons of progress. Eh baka hindi siya umabot sa timeline niya na 2021. Si Kai, maganda ang feedback sa kanya ng mga NBA scout. So kung may awa ang Diyos, baka marinig natin ang pangalan ni Kai Soto sa 2021. Shout out muna tayo. Shout out sa lahat ng nag-comment sa nakaraang video. Napakarami nyo, maraming salamat. Pati rin sa mga mangilan-ngilan na basher. Shout out din. Once again, this is Highlyper saying thank you for your time and God bless.